Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinasabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao ang may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso. Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na habag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya, sapagkat namatay na ang anak kong ito. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sa kultura ng mga Hudyo, ang ama ng sambahayan ay hindi makikitang tumatakbo para salubungin ang isang taong parating. Bagkos, ang sasalubong sa pararating ay ang alipin ng sambahayan. Sa talinghagang ito, nakita natin na ang ama ang siyang patakbong sumasalubong sa kanyang anak na nagkasala. Ang larawang ito ay nagpapakita na sabik na sabik ang Diyos sa ating pagbabalik sa tuwing lumalayo tayo sa Kanya. Habang tumatakbo tayo papalayo sa Diyos, nananabik naman ang Diyos sa ating pagbabalik. May mga taong ang tingin sa Diyos ay isang hukom na huhusgahan tayo ayon sa ating mga ginagawa. Maaaring totoo ito, pero kapag nanghusga ang Diyos, inuhusgahan niya tayo ayon sa kanyang awa at habag. Ilang beses na tayong nadapa, pero pilit na tayong ibinabango. Ilang beses na tayong nagkamali, pero patuloy pa rin siyang gumagawa ng paraan upang matuto tayo sa ating pagkakamali. Alam ng Diyos na mahina tayo, kaya lalo pa niya tayong pinapatawad upang palakasin ang ating sugatang pagkatao.
nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan at ituro sa atin ang landas ng pagbabagong buhay. Pagsasagawa, magkaroon ng isang tapat at ganap na pangungumpisal sa panahong ito ng Kwaresma.